Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itunuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabataan matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos silang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Mga karagdagang kawikaan ni Solomon. Ang pagpuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Ang latigoy para sa kabayo, ang bukadoy para sa asno, ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya ay may katuwiran. Ang magpadala ng balita sa mangmang ay napakadelikado para mo na ring tinaga ang mga paa mo. Kung ang paang pilay ay walang kabuluhan, ganoon din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Ang isang papuring sa mangmang inuukol ay parang batong nakatali sa balat ng tirador. Ang isang kawikaan sa bibig ng mangmang ay tulad ng tinik sa kamay ng lasing. Tulad ng isang namamana ng kahit na sino ang isang taong umupa ng mangmang o lasinggo. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan nito. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa taong ito. Ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batuga naman ay sa kanyang kama.